You're listening to Puma Podcast. Yung panahon na yon ay doon ako nag-collapse ng lahat ng gawin ko. Parang wala nang pag-asa. Kumbaga, yun na yung dulo ng mga pinagsikapan ko. Walang nangyari. So total, ganun din na lang ang labanan sa material na daigdig. No, material, ha? Nawala lahat yung pera, kaibigan, tsaka yung mga inaasahan mo na natulungan mo. Nagkaroon ng memory problem, no, amnesia. So, sa madaling sabi, wala naman akong pera para suportahan yung proyekto ko. Nakakita ako ngayon ng mga lumang aklat dito sa loob ng bahay. Yun ang sinimulan ko na ilagay sa harapan. Dahil nga sa siguro sa kaayusang ginawa ko at saka konti kong nalalaman sa marketing o pag-imbita sa mga tao, yung libro ba, pag hiniram, bumabalik, sobra pa. O, yan ang mga suki ko. Specifically, ang target market. You know? Suki ko yan. Suki ko tatlong eskwelahan. Nadagdagan ng sa San Andres, yung Villamor, nadagdagan ng Lasal, yung mga ibang mahihirap na scholar. Hi, I'm Franco Luna, Puma Podcast, and you're listening to Teka Teka News. In this episode, we take you inside a personal project meant to bring books back to the people. Bakit ang libro lumalapit sa'yo? Bulog ba ng langit? Lumalapit sa'yo, no? Kapag palang isulong mo yun sa kapwa, yun na yung nangyayari ngayon. Tulong ko na sa kapwa. Kasi hindi ko sila mabigyan ng ibang bagay. Wala na akong ibibigay. Imagine a place where bookshelves line the walls, their spines whispering tales of adventure, knowledge, and escape. A place where children curl up with well-worn paperbacks and elders reminisce over familiar pages. This isn't just any library. It's Reading Club 2000, and it's nestled right inside Hernando Guanlao's home. How did it all start? Mahabang story, kasi babalikan pa natin yung 24 na taon. He's more fondly called Mang Nani. He's a 72-year-old accountant who traded spreadsheets for story shelves. Kasi yung panahon na yon ay doon ako nag-collapse ng lahat ng gawin ko. Parang wala nang pag-asa. Kumbaga, yun na yung dulo ng mga pinagsikapan ko. Walang nangyari. So total, ganun din na lang ang labanan sa material na daigdig. No, material, ha? Nawala lahat yung pera, kaibigan, tsaka yung mga inaasahan mo na natulungan mo. Nagkaroon ng memory problem, no, amnesia. For Hernando, books have always been more than just words on a page. They're portals to new worlds, friends in times of loneliness, and windows to the human soul. So when he saw a lack of access to books in his community, he knew he had to do something. See, his home is within walking distance to a few public elementary and high schools in Makati City. Sa labas pa lang, kita na ang library sa garahe niya. This is also the reason why they were able to stay open during the pandemic. Nobody had to interact with them after all, since they didn't have to go inside to get books. With a twinkle in his eye and a bookshelf in his hand, Mang Nani transformed his house into a haven for bookworms. Reading Club 2000 welcomes people of all ages and backgrounds, offering a litany of stories waiting to be devoured. There are no rules at the library. People can own or borrow as many books as they want, and they can also donate books of their own. Exchanging titles isn't required though, only encouraged. Because a good book shouldn't be hard to find, especially for our youngest of minds. Mang Nani says the idea is simple. If you like it, take it and bring it home.
it's yours now. As long as it changes your mind about something or makes you happy, yan ang importante. Kaya naisip ko, masal, kaya ko rin naman silang gawa ng paraan na malagay sa posisyon eh, yung eleksyon. Kaya ko rin siguro gawa ng paraan ng sarili ko. Bahala na, nag-isip na ako ng bagay na hilig ko ng bata. Yung bata ako, hilig ko nga yung aklat. May library na rin ako sa harapan ng bahay. Naisang sabi ko yan. Kaya nung taong 2000, inumpisaan ko ulit. Suicide na to ako. Wala nang kita to, kundi puro serbisyo ng mga mahilig magbasa. For Mang Nani, the whole point was to sell to children the idea of reading materials. He says he wants to make it attractive, inviting, and most importantly, accessible. He acknowledges how expensive everything has become, from food to tuition and to books. One banner inside his home reads, "No one has ever become poor in giving books." In case you were wondering, we did ask him kung bakit Reading Club 2000 ang pangalan. Ito ang sinabi niya. Bakit Reading Club 2000 yung name? Madaling maalala. Kukomplikahin mo pa ng artificial intelligence yan, di lalong hindi maintindihan ng mga mambabasa yan. So ito, generic. We also asked Mang Nani what his favorite items in his collection were. Academic books. Kasi ang aklat, ng bata ako, may low attraction. Kasi meron pa libro, pag-uwi ko sa, nasa akin na, nakuha ko na. No? Pag dumaan naman ako sa lugar ng aklatan, parang namamagnet ako. So yung sa tingin ko, naging creative ka doon sa panahon na yun. Reading Club 2000 is more than just a library. It's a community hub, a place where laughter mingles with the rustle of turning pages. Hernando's dedication is contagious, inspiring others to donate books and volunteer their time. So, sa madali sabi, wala naman akong pera para supportahan yung proyekto ko. Nakakita ako ngayon ng mga lumang aklat dito sa loob ng bahay. Yun ang sinimulan ko na ilagay sa harapan. Dahil nga sa siguro sa kaayusang ginawa ko at saka konti kong nalalaman sa marketing o pag-imbita sa mga tao, yung libro ba, pag hiniram, bumabalik, sobra pa. We're pausing for a quick break now. When we return, we'll tell you about where Reading Club 2000 goes from here. Hanggang napuno na yung harapan, pati lumakad unti-unti ang aklat papunta dito sa garahe. Hindi pa nagkasya kasi inayos ko na yung garahe para i-welcome yung mga aklat. Umakit pa dito sa itaas ng bahay. Di sa tingin ko, bukod sa nabuhay ang mga libro, buhay na buhay ka ho, para bang nahuhulog sa langit. Eh naisip ko na paano naman ang pinabukasan ng aking mga anak? Nag-aaral yan. At saka kakain. May mga pangangailangan yan sa panahon ng 2000. So sinagot naman ako. But Mang Nani's passion doesn't stop at his doorstep. Even outside of managing the community library, he packs up books and sends them on journeys to remote areas, ensuring that even the farthest corners of the Philippines can share in the magic of reading. He says he just wants to make sure that even the farthest flung areas can access the magic of reading. Naubos na nga yung pera ng magulang natin sa 14 na pag-aaral natin. 14 million yun. 1 million a year. Kaya ang ginawa ko, kailangan ang mga aklat na 200 araw-araw, ito ay lumabas dito sa lugar na to at makarating sa nangangailangan. Kung hindi man 200, sa isang linggo, may higit 1,000. O sa 2 linggo, may higit kumulang na 3,000. Pwede naman kasi kailangan mangarap ka ng malaki.
The impact of his project is undeniable. Children who once had nothing to read now devour chapter after chapter. Elderly folks rediscover the joy of getting lost in a good book. And the entire community is a little closer, a little more connected, thanks to the shared love of stories. Sabi nga niya, naging suki na ang mga estudyante ng mga surrounding schools. Oh, yan ang mga suki ko. Specifically, ang target market. Yeah. Suki ko yan. Suki ko tatlong eskwelahan. Nadagdagan ng ano, sa San Andres yung Villamor, nadagdagan ng Lasal, yung mga ibang mahihirap na scholar. He believes every child is a genius, but the genius is shed as it is ignored and neglected. Ang talino ay nasa sa atin na nung bata pa. No? Napabayaan natin na isa tabi at napunta tayo sa paaralan na puro examen, puro test at grades. Eh, hindi nabigyan ng pansin yung talagang dapat na asikasuhin ng ating mga magulang. Mangnani knows he's getting old. Organizing bookshelves and carrying around hundreds of books is starting to weigh on him, and he says he plans to pass the project on to his children eventually. So the next time you pick up a book, remember Mangnani and his Reading Club 2000. Remember that even the smallest act of kindness can ripple outward, creating a world where everyone has access to the wonder of words. Para magkaroon sila ng hilig kung pagbabasa ang hilig. Eh kung ang hilig naman eh kumanta, ayaw mo, yun rin sila magbasa ng mga songbook, music book, no? Huwag natin silang pilitin na sa ibang bagay na may sasantabi nila yung hilig. Mantakin mo, kung ang hilig ko ay hindi ko sinantabi nung 10 taong gulang ako, plus 24 years, di at the age of 34, nagawa ko na ito. Hindi na tayo huli sa edukasyon. Marami nang nagsisunod. Hindi kasi alam ng marami na tayo'y naririto sa mundo nang may dahilan. Kala lang natin, basta sinilang tayo, kailangan mag-aral, pagsabaho, tapos sumuho sa dun, sa libingan. Hindi, may purpose tayo. Ang naaalala ko, sinilang tayo dahil sa ebolusyon, no? Hindi tayo dapat na maghangad ng revolusyon, evolusyon. Para bang paru-paro, nagsimula sa uod hanggang nagkaroon ng sanga-sanga, kumapang, unti-unti nagkapakpak hanggang nakalipad. Metamorphosis. Ang tao rin ganun. And that was today's episode of Teka Teka News. Again, I'm Franco Luna. This episode was edited by Freddy Blanco. Our Teka Teka News executive producer is Jill Cado, and our senior editor is Veronica Uy. If you're interested in stopping by Mangnani's Book Hub, you can find it at 1454 Balagtas Street in Barangay La Paz in Makati City. And if you found this episode useful, share it with a friend. Help Teka Teka News reach more people and keep the show going. Thanks for listening.